Hey, what's up everyone? This is Buddy here again at SBT. At ngayon guys, kung bago ka pala sa channel na to, please subscribe and click the notification bell so you get notified when we upload another one. Ang topic natin ngayon guys is all about GOMO SIM card. Magre-review tayo ng GOMO. Okay ba itong gamitin ngayong 2022? Well, dapat mo tong malaman kung andito ka kasi nagbabalak kang bumili ng GOMO SIM card. So, ito lang mga dapat mong malaman sa GOMO guys. Kung hindi ka sigurado, check nyo muna kung malakas yung signal dyan ng Globe Telecom. Kasi dyan gumagamit po yung GOMO. Ang GOMO kasi ay nanggaling sa Globe. Ang gamit po nilang tele at yung mga transmitter o nagbibigay ng signal sa SIM card ninyo ay yung Globe Telecom. Now ngayon guys, kung hindi nyo pa alam, hindi lang nag-ooperate dito sa Pilipinas ang GOMO, kundi meron din sila sa ibang bansa. At buti na lang, andito si GOMO lumabas ngayong taon. Actually, lumabas yung GOMO noong October 2022. Now guys, alam naman natin guys na napapagod ka na sa ibang network tulad ng Smart saka Globe. Kasi ako, pagod na ako guys. Ang GOMO kasi is very game changer ngayon. Kasi meron po kasing 30 gig data promo itong GOMO na kung saan magagamit mo. Like for example, hindi ka eBay user sa internet. Ito guys, ang para sa inyo. Kasi no expiry siya. Magagamit mo ka kahit saan, kahit kailan. And yung data mo pwedeng i-convert into text and call. So napakaganda guys. Now kung hindi ka naman heavy user guys, I suggest you use the only data promo of GOMO SIM card. Kasi maganda siyang gamitin guys, maganda siyang magagamitin. Kasi unlimited siya. Tsaka wala siyang capping sa data, pero nakakap lang po into 5 Mbps yung speed ng GOMO. Maganda na yan kaysa naman sa ibang network na kung saan meron kang 30 gig for pero 7 days lang. Diba parang sayang naman nung pera mo, 199 pesos good for 7 days. Dito sa GOMO guys, ang 30 gig mo ay pwede mo pang gamitin yan next year kung matipid kang gumamit ng data mo. Pag heavy user ka naman, well, I suggest you use the only data of GOMO SIM card. Pero note guys na hindi po always lumalabas yung data promo na only data promo ng GOMO. Kasi occasional lang po siya lumalabas. Like for example sa Shopee, meron pong sales na 4.4 or March 4, 2022. So 4-4-2022. So dyan po siya lumabas last month. So nagabill po ako at nakapag-register ako. So far maganda naman itong GOMO kasi syempre malakas masyado dito yung Globe signal dito sa Davao. And okay naman siya gamitin guys kahit na nakalimit lang siya into 5 Mbps yung speed. Okay sana kung umabot siya ng 10 Mbps. Pero yan lang talaga yung offer ni GOMO. Sana ganito lang palagi GOMO kasi nakakatipid ka pag ito ang gagamitin mo. Even though na 5 Mbps lang yung capping, unlimited naman siya. Pwede kang mag-browse, mag-download, manood ng movies, kahit ano, pwede mong gawin sa unlimited. Di tulad ng ibang SIM card dati, pag sinasabing unlimited is meron sila, kahit na unlimited nakalagay, if meron silang capping na 800 Mbps per day. This is not good for me guys. And meron namang 30 gig, mataas masyado yung data package na binigay sa'yo, pero limited time lang naman, like for example 7 days lang. So I suggest you try to use this GOMO kasi tested ko na pong ginamit ito, and it's been 2 months now since I use this GOMO SIM card and it works very well. Maganda naman siya, hindi naman masyado mahina yung 5 Mbps, kung good for 2 users ka lang. Guys, I want to know kung sino ang mas better sa dalawa, GOMO o Dito. Comment down below and I will check it. And thank you for watching. I hope you like this video. Please click that like button if you like it, and if you don't like it, just dislike it. Thank you so much and bye-bye.